Curry, welcome to the program. Thank you po, ano po. Alam mong pretty ka? Alam, hindi naman po. I know you're turning 18 this year, right? Last, what month? July po, last month. July. Po. Ah, last? Last year po. You turned 18? Opo. Ah, okay. Nung ikay lumalaki, hindi ka kinukurot sa mukha? Ang cute-cute mo. Ganun? Madalas ka kukurutin sa mukha. Madalas. At ang dami na cute-cutean. Hala! Opo. Nung mga high school po ako dito sa Pilipinas, parang lagi na lang po ang kinukurot na ganun. Okay. And ilang tao sa bawat araw ang nakakasalubong mo, ang nagsasabing, kamukha ka ng Korean star na si Jun Ji Hyun. Di ba? Legend of the Blue Sea. Tama ba, Mark? That's right. Hala, ang ganda po niya. Ganda, pero opo. Maganda ka rin. Hala, thank you. Pero marami, may naririnig mo yan. Some people tell you that. Hindi na, alam po ko naririnig. Ah, wala? Wala. Kami lang ang nag-iimbento. Pero madalas ko lang pumabasa. Nababasa mo opo. Na magkamukha kayo. Opo. You're very, very humble. Ganito, gagawin ho natin ay ito nga, maglalabas kami ng ilang litrato. Opo. Tapos gagayahin mo ang pose ni Jun Ji. Okay. Pwede? Katuwaan lamang? Okay po. Sige, Kari. Okay. Let's start with is this the first photo? Okay. So, dahil siya'y may hawak na bulaklak, may hawak ka rin bulaklak. Ayan. Thank you po. Tama ba? At dito ka titingin. Can we try that? Sige, gayahin mo. Ang cute. Okay. Let's go to the next photo. Jun Ji Kaori. Ay! Allah! Maganda yun. Dali, tulungan natin mag-concentrate naman sa Kaori, okay? Alright. Can you see the photo? There. Sandali, can we see the photo? Can we see the photo? Dapat may konting dito eh. May buhok dito sa may... Ayan. Tapos parang may hinahanap, may nakita. Parang ganun eh. There, can we try that? Ang mata eh, may nang nangungusap. 1, 2, 3, go! Ganda, no? Okay. Samantala, narito po ang pangatlong litrato. Tingnan natin. that one is cute. Okay. 1, 2, 3, go! Ang cute naman. Thank you. Thank you for being such a good sport. Pero alam mo, Kaori, hindi ka lang pretty. Somebody told me just before the start of this conversation that you also sing. Konti lang po. Konti lang? Opo. Sample naman doon sa Japanese song. Ay, sige po. Sige nga. Let's listen to Kaori. Okay. これから始まるあなたの物語ずっと長く道は続くよ虹色の雨降り注げば空は高鳴る Thank you! Anong ibig sabihin nun? Hindi ko rin po alam. Ay, hindi mo rin alam. Totoo, hindi mo rin alam. Kore kara hajimaru anata no monogatari. Yung parang storya mo daw po mag-umpisa. Parang natagalan po yung pag-umpisa ng storya mo, ganun. Sandali, hindi ko nakuha yun. Hindi ko rin po alam. Pero may kinalaman sa storya mo? Wala naman po. I mean, ibig sabihin dun sa letra, ang sinasabi, it's about a story. Ah, opo. Okay, na? Na, kaya... Do you speak Japanese? Opo. Oh, puntahan nga natin. Ah, sige po. Okay. Kore kara hajimaru. Okay. Kore kara hajimaru. Mag-uumpisa na daw po. Mag-uumpisa na ang... Anata na monogatari. Yung storya mo daw po. Okay. Mag-uumpisa na ang storya mo. Alam mo, hindi ka lang pretty. You're also funny. And then? Anata na monogatari. Zuto nagaku michi wa tsuzuku yo. Zutto nagaku michi wa tsuzuku yo. Zutto. Zutto. Ano nang nangyari sa storya mo?
ずっとなんかコメント出ているの。Yung parang may kinalaman po siya sa rainbow. Rainbow po kasi ibig sabihin ng title. Rainbow? Opo. Okay. May pagka-LGBT color pala ang kantang ito. The rainbow color. But anyway, thank you for singing the song. Thank you po. Hindi ka lamang maganda, hindi ka lamang talented, pero you were a caregiver at 16. Ah, opo. Tell me your story. Ano ang kwento? Kwan po nun, ano po, summer vacation po namin, 1 month po yun. And then, parang ayoko pong tumambay lang sa bahay na walang ginagawang ganun. Yung mother ko po, kwan siya, mag-isa po siya ng trabaho para sa aming magkakapatid na tatlo. So, tinulungan ko po yung mama ko magtrabaho sa caregiver. And yung mga, yun po, yung nasahod ko po dun, binibigay ko po sa kapatid ko. Pantulong na rin po sa pag-aaral nila, sa mga kailangan po nila sa araw-araw. Para lang sa mga hindi nakakaalam, you were born in? Japan po. Okay, so ilang taon ka sa Japan? Hanggang 4 years old po. And then? Po, then 4 years old po hanggang doon. Then dito, lumipat po kami dito sa Pilipinas hanggang 13 po. Kasama ang mama? Mama ko po, opo. Okay, and then at 13? Lumipat po kami ulit doon. Uli ng Japan? Opo. Pero pareho ka, hindi ka nahirapan? Nahirapan po. Anong pinakamahirap doon sa adjustment? Palipad, 4, 13, 13, back, and then back again to the Philippines. Noong 13 po, as parang wala po talaga akong alam na Japanese. Hindi po ako makapagsalita, hindi po ako makapagbasa, makapagsulat, ganun po. So sa school po, parang hirap na hirap din po ako sa pakikitungo po sa kanila. Ganun po. Mm-hmm. Parang ganun po. Lagi lang po ako napag-iisa kasi hindi po talaga ako marunong mag-Japanese. Ganun. But eventually, nagkaroon ka ng mga kaibigan? Opo, nung nag-senior high school na po. At hindi ka naman na-bully? Hindi naman po. Oo, dahil hindi ka marunong magsalita. You are okay. Opo. So, saan ka nag-excel? Saan ka nahilig nung high school? Sports? Sports po. Ah, talaga? Anong sports mo? Basketball po. Ay, pareho tayo. Ala! You were in the varsity sa high school? Opo, sa school po namin. Hindi kita gagayahin, pero anong pinaka-favorite move mo as a basketball player? Move ko, yung pag ganun po. Sige nga. Manunod lang ako. Kunyari. Sige na, Kauri. Oo. Hindi na. Ako, alam eh. Dito po. Liboy James na ako eh. Okay. Yung pag po may, ano may mag-defend sa akin ganun. Ito po yung ring. Halimbawa, ito ang ring. And then? Ganun po. How tall are you? 5'4 po. Galing. So, I didn't know that you played basketball. Pero hindi mo na pinursue. Hindi na po. Nung nag-senior high school po ako. Nung high school ka, may crushes din? Wala po. Wala? Wala po. Di ba ang daming cute ng mga batang Hapon? Ah, hindi masyado. Parang wala rin po silang gusto sa akin, so ayoko din po. Bakit wala silang gusto sa'yo? Ewan ko po. Pagkaganda-ganda mo, walang nagpaparamdam? Wala po, kasi hindi daw po ako marunong mag-Japanese, yun, ganun. Eh, pero natuto ka rin naman eh, di ba? Opo, nung senior high school na lang po. So, talagang zero crush? Zero crush po sa kanila. At wala rin nagparamdam? Wala rin po nagparamdam. Alam mo, hindi ko alam anong problema nila. Okay, after high school, anong nangyari? After high school po, ayun po, mas gumaling na po ako sa Japanese, mas nakahanap na po ako ng tunay na kaibigan. Mas na-enjoy ko na po yung life ko sa Japan. What was the most fun doon sa buhay mo sa Japan? Cine ba ito? Mall ba ito? Katulad dito sa Pilipinas? Chill? What do you do in Japan? What did you do in Japan? Siguro po yung pinakamasaya doon yung kasama ko po yung kaibigan ko pag wala po kaming, pag may oras po kami. Hapon ito? Opo, hapon okay. Po. Pag after school po, diretso po kaming mall, then magpipicture-picture lang po, ganun. Ang mahal doon, di ba? Mahal po. Saan sa Japan? Mieken po. Alam niyo po yung Osaka? Yes. 3 hours po mula doon. From Osaka, 3 hours. Po, opo. Okay. So, nagkaroon ka na ng barkada. Sa sample nga, makipag-usap ka nga sa akin sa hapon. Halimbawa, sabihin mo, Tito Boy, tuwang-tuwa ako, nandun dito ako, at pareho tayo basketball players. Eh, kawariga ako ni Otte, mo honto ni ureshi in desu yo. で、一緒にバスケできたらいいなって。ガレー。キラナもよんグループな、パッカダミダミン girls。AKB、あ、ポ。お、お、よん、パランサバイサバイサラコミロ。さ、パンアラニラ ?AKB48。That's right. お、まイサドンディバ、ヒディラン、イサヤタ。ペロ、I think one of the best is a daughter of a Filipina. パランナリニコインクエント。ペロ、シカタラカセラ。お、ポ、シカトゥセラドン。Okay.
Kauri, it's very difficult to bring this up, but kailangan pag-usapan natin. Opo. Gaano kahirap, gaano kasakit, yung at one point in your life, hindi ka tinatanggap ng sarili mong ama. Ang dinig ko pa nga sa kwento ay humingi pa ng DNA para makasigurado lamang. How painful was that? At kumusta na kayo ngayon ng tatay mo? Pangalawa, kung ika'y pipili, isa lamang. Is that Seth or Riz? Ang kasagutan sa pagbabalik po ng TWBA. Kami nagbabalik dito sa TWBA. Kasama ho natin si Kauri. You know, I talk to you, I look at you, and I see the possibilities that are going to happen. Diba? Fan na fan talaga ako ng PBB kids. Ay, teens. Thank you po. Hindi kids. Okay, pag-usapan natin yung sa tatay mo. How painful was that? Na at a certain point, hindi ka niya matanggap. He even requested, he even asked for, you know, a DNA para makasiguro lamang. Apo. Tell me your story. Kwan po, nung una po, syempre masakit. Bata pa lang po kasi ako, parang nagtatanong na rin po ako na gusto ko rin po siya makilala. Then, ayun po, pagdating po namin ng Japan, hinanap po namin. Then, na-contact naman po namin, pero hindi po siya naniwala sa amin noong una na may anak po siya kay Mama. Then, nahingi po siya ng DNA. Pero, ayun po, napatunayan naman po na magkadugo kami, ganun. So, nagpa-DNA ka? Opo. Okay. At lumabas ang resulta na anak ka ng papa Opo. Mo? Opo. And then, nabago ba ang inyong relasyon? Did you become closer? Nagkakilalanan ba kayo? Hindi naman po, kasi isang beses lang din po kami nagkita. Oh. Ganun po. So ano yung naramdaman mo nung nakita mo yung tatay mo? Siyempre po, una, kaba, kasi baka hindi pa rin po niya ako tanggapin, ganun. Pero ayun po, natanggap niya naman po ako, pero hindi na po nagtuloy yung usapan namin. Sobrang dalang na lang po talaga. Anong hindi natuloy ang usapan ninyo? Ayun kwan po. Yung may pinag-usapan ba? Yung communication lang po namin. Ah, okay. Pero anong nasabi niya? At anong nasabi mo sa kanya nung nagkita kayo? Sabi po niya na, ayun, nag-sorry din po siya na nung una hindi po siya naniwala kay Mama na may anak po si Mama. Nag-sorry siya sa'yo? Opo. Okay. Opo. At ang sabi mo sa kanya? Sabi ko naman po, ayos lang po yun. Sige, okay lang po. Ganun. How long was that meeting? Isang araw lang po. Pero nakapagsama kayo, namasyal, opo, namasyal, did you eat together? Opo. Naramdaman mo naman na mahal ka ng tatay mo? Opo. Sa palagay mo, bakit nawala at naputol muli yung communication? Kasi po may pamilya na din po siya. Parang ayoko na rin pong nakikipan okay. sa nila. Dahil baka magselos yung kanyang pamilya. May mga brothers, sisters opo. Ka? Ah, meron. Pero nung pumasok ka sa bahay ni Kuya, opo. Hindi pa rin siya nagparamdam? Nagparamdam po. Sinabi ko po sa kanya na sasali ko sa Pilipinas, sa PBB po, ganun. Then nagpaalam lang po ako sa kanya. At ang sabi niya? Sige, galingan mo. Ganun po. Okay. Pero ang mahalaga, at least, meron kayong line. Opo. Ibig sabihin, at any point na gusto mo siyang kausapin, alam mo kung saan siya tatawagan. Opo. Okay, that's good. Wala kang kaba. Yung ibig sabihin as a young girl, wala kang pakiramdam na I deserve more from my father. Siyempre, meron pong ganun. Meron din pong ganun feeling na sana mas magiging malapit po kaming ganun. Pero meron po kasi ko tumatay yung father sa akin. Mas napamahal po ako sa kanya. Kaya hindi mo hinahanap? Opo. Kaya hindi mo hinahanap dahil nararamdaman mo yung pagmamahal mula sa father mo ngayon? Opo. That's good. Okay. Pero, when was the last communication you had with your biological father? Nung bago po ako pumasok sa PBB. Do you think he's proud of you? Hindi ko po alam. Hindi rin masalita? Hindi rin po masalita. Tahimik Opo. Na? Opo. Pero naiintindihan ko yun, yung parang hindi ako naghahanap ng tatay kasi sobra akong mahal ng tatay ko dito. That's good. Okay. Doon naman tayo sa ibang usapan. Yung noong umpisa, parang kung hindi ako nagkakamali, you have to correct me ha, okay, si Seth yung una mong crush. Di ba?
Nahangaan po ako sa kanya, opo. Okay. Humanga ka. Kwentuhan mo ako. Okay, humanga ka. Humanga then... po. Nagwapuan lang po, ganun. Nagwapuan ka kay Seth. Opo. And then, ayun po. Alam niya? Opo, sinabi ko po sa kanya yun. Diretsa yun? Opo, nagwapuan po ako sa kanya, ganun. Anong reaction niya? Nung sinabi mong nagwapuan ako sa'yo? Ganun lang po. So nung sinabi niya, eh, anong sabi mo sa kanya? Eh di, nag-ilang din po. Oh, okay. So hanggang kailan yan? Bakit natapos yung pagiging crush mo kay Seth? Kwan po, pinigilan ko po yung sarili ko kasi hindi po talaga tama. Kasi si Seth po, meron din po kwan sa labas na. My girlfriend? Opo. So paano mo pinigilan ang sarili mo? Pag lumalapit siya, hindi mo siya tinitingnan, gano'n? Hindi po, tinitingnan ko nung po siya. Kwan lang po, iniisip ko na lang po na hanggang kaibigan lang. Kaibigan po yung That's tingin right. sa kanya. Respeto? Opo. Okay, respeto. At saka, totoo yun. At saka si Seth din, he also behaved. Alam din niya na meron siyang girlfriend. Paano mo nalaman na may girlfriend siya sa labas? Sinabi niya? Sinabi ko niya. Sinabi niya? Opo. Okay. So, paano naman, puntahan natin yung tanong kanina ni Kau Rizakulagi on Twitter. Kau sa TWBA Online Challenge ni Riz. Sinabi niya, ang dami niyang sinabi actually, napanood ko yan eh, that he is most likely to marry you. Kinilig ka ba? Meron pa eh. I'm sorry? Yung marami siyang sinagot na ganun eh, na lahat patungkol sa'yo. Ano ang iyong reaction? Kinikilig ka ba, Kiris? Hala. Opo, hala. Hala! Cute niya, ha? Gwapo mo, Kiris. Gwapo niya, ha? So, sa loob ng bahay ni Kuya, nagkaroon ba kayo ng pagkakataon na maging close, maging magkaibigan? Opo. Parang sabay po kami laging mag-workout, gano'n. Pag magluluto po ako, lalapit siyang gano'n, kakain. Okay. So, pag nagluluto ka, lumalapit siyang kumakain. So, hindi siya nag-atubili, iparamdam sa'yo na meron din siyang pagtingin. Kasi magkakaibigan po talaga kami lahat sa Alam ko naman. Oo, yung magkakaibigan. Pero siyempre, alam mo, pag yung maging yung kaibigan, di ba? Alam mo yung medyo lumalampas. Nagparamdam. Hindi naman po. Hindi. Ewan ko po kung manhid na ako. Sasabihin ba naman niya na you're the girl he would most likely marry kung wala? Hindi ko talaga alam. Ay, hindi mo talaga alam? Meron yan eh. It was a series of sa online, most likely, wait, we'll get it, para lang klaro, galing ki Riz. Pero, sandali ha, crush, break your heart, and then there was another one, and then most likely to marry. So, ano ang reaction mo? So, pinasabi po niya ay, Huwag po, siyempre, natuwa, ganun. Thank you, ganun po. Pero ngayon, na nasa labas na kayo ng bahay ni Kuya, pinagpapatuloy niyo ba ang inyong pagiging magkaibigan? Are you getting to know each other better? Opo, pag po nakikita kami, ganun, pag po sa schedule, minsan po nagkakasabay, nagkakausap naman po kami, nag-uusap po kami, ganun. Okay. So, meron bang sadya, meron bang deliberate effort to spend time together? Pinapayagan ba kayo ng inyong parents? I mean, to go to the mall, for example, or to talk to each other? Ay, hindi po. Ah, hindi pa. Hindi pa. Hanggang tingin lamang. So, babalikan ko yung tanong. Sabi natin, kung ikay mamimili, Seth, Riz, sino at bakit? Sandali lamang po. Si Seth, si Riz, bakit? Si Riz po. Si Riz, wait. Dahil? Si Riz po kasi mabait po si Riz. Tsaka nakikita ko po sa kanya kung gano'n niya kamahal yung pamilya niya. Pagmahal po siyang tao. So, mabait siya. Nakikita mo kung gaano siya kapag mahal sa kanyang pamilya.
So nakikita mong pag nagkaroon kayo ng pamilya, mapagmahal siya. Ang bilis naman po ang bilis dito, naman. Okay, ano pa? Ano pa? Kao? Yung po, mabait po talaga, sir. Mabait siya. Parang gagaan, magaan po yung love po sa kanya. Okay. Getting to know each other. Ano yung pinaka-paborito mong bahagi ng kanyang mukha? Hello? Lahat naman po. No, it's cute. Eh, guwapo naman po kasi, sir. Guwapo. It's cute po, sir. Oo, guwapo. But what's the best, you know, ano yung pinakamagandang bahagi ng kanyang mukha? Mata po. Mata niya. Mata, no? Mata oo. Po niya. Diyan nag-uumpisa. Sabi nga nila, ang mata daw ay is the window of the soul. So I wish you all the best. Magpasalamat tayo sa lahat ng sumuporta at patuloy na susuporta sa'yo. Lahat ng mga, you know, I'm so excited for you, Carly. I'm so excited. Hindi natin alam, but we know that a lot of good things are gonna happen in your life. Go ahead. Thank you, everybody. Thank you po sa lahat na sumusuporta sa akin at sa sana po patuloy niyo pa rin po ako suportahan kami po. And ayun po, sana makita ko na po kayong lahat. And I love you po, mahal ko po kayo. So pretty. Let's do fast talk. Okay po. Okay? You ready? Mabilisan ito. We have to do this within 2 minutes. Pag hindi natin nagawa, manglilibre ng sushi. Ay. Ang tala. I'm joking. Okay. Japan, Pilipinas. Pilipinas. Ramen, lomi. Lomi. Milk, chocolate. Milk. Skirt, shorts. Shorts. Horror, romance. Horror. Taguan, patintero. Patintero. Marco, gumabaw, James Reed. James Reed. Gagapangan ka ng ipis, anong gagawin mo? Titili. Sinong paano? Sinong paano? Hindi, paano ang tili? Sinong idol mo? James Reed po. Unang bagay na ginagawa mo pagkagising sa umaga? Cellphone po. Unang taong tatawagan mo kung malungkot ka? Mama ko po. Huling beses na napagalitan ka ng mami mo? Kanina po. Bakit? Kamot po kasi ko ng kamot sa ulo. Huling taong nagpangiti sa'yo? Serious po. Huling taong in-stalk mo online? Ate Kisses po. Sino ang big winner para sa'yo? Jedi po. Mensahe sa mga teenager na tumitingala sa'yo. Wag na wag kayong susuko sa pangarap ninyo. Hashtag ng buhay mo ngayon. Stay positive. Complete the statement. Ako si Kauri at ako ay... Mapagmahal na tao. Maraming salamat, Kauri. Thank you very much. Mga kapamilya, patuloy ho nating suportahan ang PBB 8 and Gold. Once again, go ahead. Please don't forget to watch PBB 8 Gold Mondays to Fridays after Los Bastardos, hosted by Kim Chu. Robbie Domingo, Mela, and Alex Gonzaga. PBB 8 Mondays to Fridays after Halik. And every Saturday after MMK, every Sunday after Rated K. Maraming salamat, Kari. You're so pretty. Philippine Women's University will celebrate its 100 years and grand alumni homecoming on February 24 at the Conrad Hotel. For tickets, please call 526-8421 or get in touch with the university. And this is a 2019 planner, the Rainbow Collective. It's a wonderful planner. Ali, thank you very much. Get a copy of this and this will support many advocacies. And of course, my book's still out, Nanay's Gay Boy, national bookstore outlets all around the country. Voice of La Carmela de Baracay, Dr. Steve Mark Gunn, Jeffrey and Vinang of Astoria Plaza, Susan Copurgo, Joanne de las Peñas of IMG MB Life, sa inyong tulong sa amin sa Make Your Nanay Proud Foundation, maraming salamat. Live and love in abundance and always make your nanay proud. Abundance, be kind. Good night. Nanay with